May tanong po ako kung andyan po si ano si Brad Wendell. Di ba po yung Hello. sa ano yung meron kasi akong kapatid Yes, Mike. na nagkasakit na siya for sabi natin almost a month. Then sa hospital, ginawa na halos lahat ng mga test, tatlong 2D8 po, exam, yung MRI, halos lahat. Tapos walang nakita yung doktor. I mean, ang doktor mismo, sa bibig mismo ng doktor, nagsabi siyang, hindi nila malaman ko anong sakit ng kapatid ko. Anyways, after almost a month, talagang pinalabas na siya. Yung ano kasi ng kapatid ko, yung parang pinakareklamo niya, she has hard time breathing. Yun yung palaging ano niya. Na parang nawawala siya ng ano, hininga. Anyway, now nagbalik na siya sa ano sa bahay kasi talagang pinauwi na siya. Though hindi parang talagang bumalik yung lakas ng ano niya, ng katawan niya. Talagang doon pa rin. Anyway, yung kapatid ko rin na yun, mayroon, hindi namin nakaano na we never thought na magtatawag siya ng albularyo. So, mayroon kasing isang parang in a way na kilalang albularyo dito sa amin. Talagang pinapunta niya sa bahay. Hindi naman sa bahay ko, sa bahay nila. At eventually, nag-session sila ng matagal-tagal. So, alam na natin kung parang ano yung ano yung consequence na yung pagpatawag niya sa albularyo. So, in a way, I don't know kung is it safe to assume na na-infest na yung kapatid ko. Ang tanong ko lang po kasi yung may mga anak nga ako, 'di ba? No, normally kasi pag first time nagkita yung, 'di ba, yung sa day or siguro galing sa school yung mga anak ko, pagdating nila, 'di ba, nagbe-bless yung bata. So, including kung andyan yung tiyahin nila, nagbe-bless din sila. Ang tinatanong, ang gusto ko sing tanong ko ngayon, granting na yung kapatid ko pumunta doon sa albularyo, so in a way infested siya. Now, yung mga anak ko pag nagdating sila tapos nag-bless sila doon sa ano, sa tiyahin nila na I assume na ano na infested. Ano po ba yung result or consequence nun sa paghihingi nila ng blessing or pwede bang hindi ko na pa-bless yung mga anak ko sa tiyahin nila for the meantime? Yun yung katanungan ko po. Si Brad Duwendal, kung dyan siya po. Tungkol sa naturang tanong, yung pag mamano o pag-bless, yun po yung paghingi ng blessing, no? Kaya dapat talaga i-declare yung blessing, God bless you. Pero nemo that God don't have it. Ibig sabihin, hindi tayo makapagbigay kung wala tayo. So, grave sin ang paglapit sa okultismo. Dahil malaking epekto yan. Una siguro, mas mabuti na i-share mo sa kapatid mo kung ano talaga ang epekto peligro sa paglapit sa okultismo. Lalo na sa albularyo. Ikalawa, yung mga sakit na walang findings ang doktor, malaking posibilidad na nasa tinatawag na demonic oppression yon. Dahil may mga dumaan sa Ministry of Liberation na walang findings talaga, naka-wheelchair na, walang findings ang doktor, pero nang i-deliverance, nag-react at nakatayo na sa wheelchair niya at nag-follow up dahil sa involvement pala sa okultismo. No? So, kadalasan pag walang findings, kahit na yung iba na cancer at nakatakdang isa ilalim sa operasyon, matapos ang isang sesyon, may mga pangyayari, matapos ang isang sesyon, nag-negative na sa cancer kahit sa online deliverance lang. Dahil may mga kasakitan na resulta sa pananahan ng mga fallen angels sa ating katawan. At ang mga posibleng daanan ay yung stop, no?
sin, traumatic experiences, occultism, preternatural offering. Ay, ituro mo din sa mga anak na ang importante para di mahawaan ng tinatawag na occult contamination, nasa estado ng grasya, state of grace. Practice the cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Pangit naman siguro sasabihin na huwag kayong mag-bless sa kanya. Ang mas mabuti nang siguro na pangaralan mo sa epekto sa paglapit ng albularyo. At di lang yan, na dapat maikumpisal niya at ma-renounce. So kung meron man kayong Office of Exorcism o Appointed Exorcist sa diocese, makipagkita po upang ma-diagnose kung ano talaga ang status sa kaniyang karamdaman. Yun po. Actually, bro, when mga bro, nung, di ba sabi ko, halos 1 month siya na na-hospital. Before actually na-hospital siya, parang dinala namin muna doon sa emergency dito sa province kasi kami. So, naisipan ko na halos ano natin eh, 1 o'clock sa morning. So, naisipan ko na, no, na tawagin yung parang tingnan ng tulong ng pare na i-ano siya, i-anointing of the sick. Holy unction. Nagawa naman namin yun. After nang nagawa namin yun, kasi yun nga, nang sinasabi niya na hirap siyang huminga. Actually, after nung sa time na yun, talagang you can see na namumutla na siya. Talagang puting-puti siya. Yung lips niya talagang walang bahid ng dugo. Nang masabi mo talagang parang wala na siya. Nung after ng holy unction, nakita, na-observe talaga namin na ano siya, nagbumalik yung redness ng cheeks niya at yung sa lips niya. Nung siya naman mismo, ang sabi niya, na may nakita daw siya sa gilid ko. Andun kami sa hospital niya na may nakita daw siya sa gilid ko kasi andun lang kami. After, tinawag kasi kami ng pare sa kaming magpamilya. So, parang kaming mga magkakapatid. Yun yung ano niya. Tapos after no, nag-ano na siya. Tapos, after naman, no, nagsabi nga yung pare, after nung third week na nasa hospital na siya, na hindi na nga, may parang spiritual ano na nga siya, problem. So, nag-ano na ang pare na kailangan siyang i-deliverance. Tapos, nag-arrange pa nga yung pare. Sabi niya kasi hindi naman siya daw exorcist, pero may kilala siya na exorcist. So, we are trying to arrange yung pare mismo. Yung parish priest namin, siya yung trying to contact the exorcist para magpag-deliverance siya. Ang problema ngayon kong kapatid ko, ayaw niya magpa-deliverance. Tapos, yun na nga, lately, actually, 2 days lang nangyari, pinapunta niya yung albularyo sa bahay. Tapos, yun na nga, nagpaano siya, nagpagamot siya sa albularyo. So, my point doon, Bro Lindel, bro, na parang hindi siya willing na will go through sa deliverance. So, ano pa bang magagawa namin? So, may malaking posibilidad, kapatid, na yung sabi mong may nakita siya, open ang kanyang psychic abilities, yung third eye. Malaking posibilidad na mataas-taas ng level sa psychic abilities dahil kadalasan pag may makita at lalo na kung nasa punto na makausap yung makita, may side effect na yan na mahirapan sa paghinga. At pag open at nasa third level na ng psychic abilities, yung iba dahil sa nananahan na fallen angel sa katawan, lalo na sa occult at third eye, yun ang dahilan na karamihan ayaw magpa-deliverance. Takot silang i-deliverance. Mas pipiliin pa nila na pupunta ng albularyo kaysa magpa-deliverance. Kaya kailangan talaga na ma-educate siya. Dahil pangsamantala lang yung paglapit sa albularyo, sa daming albularyong nilapitan niya, kung paulit-ulit na, yun ang dahilan na mas mahirap ang
pag galing kung lalapit na sa simbahan, lalo na pag marami ng albularyong nilapitan. Ah, sige po. Okay na po. Thank you.